Hi guys, so welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. And ipapakita namin sa inyo ngayon ang pinakabago namin ginagawang motor. Ito ay very popular na motorcycle na ginagamit dito sa Pilipinas. Ito ay ang Honda XRM125. Yeah, so very popular itong motor na to kasi una-una napakamura na itong motor na to. At same time, very convenient gamitin at reliable pa. Dinala itong motor na ito ay medyo hindi na magandang kondisyon kasi una-una, nabahala ito. So, medyo napasukan na ng mga masasamang elemento ang kanyang makina. Diba? So, nadumihan na siya, naputikan. Ngayon, i-restore natin siya, plus i-modify natin siya sa isang classic tracker. Yeah, so classic tracker yung napili natin design is because we wanted to make sure na magmukhang, you know, classic pa rin yung design natin. Tsaka may recent lang tayong ginawang modern tracker, which is the Honda Dream na underbone din. So, maiba naman tayo. Bumalik ulit tayo sa pagiging classic. Diba? Yan. So, ipapakita namin siya ngayon kung paano namin siya ginawa at ginagawa. Kasi hindi pa naman siya 100%. So, technically, ito ay part 1 pa lang ng aming video. So, pagkatapos nito, lalabas namin yung pinaka part 2 or yung final video para dito sa Honda XRM125. So, ika lang. Pakita na natin sa inyo ngayon yung video. Okay guys, so ito na yung Honda XRM na ginawa nating classic tracker. Yan. So, if you notice, ito yung sinasabi ko sa inyo na luma na yung motor. At the same time, medyo puro putik. Ayan, no? Nakikita nyo pa yung residue ng pagkabaha niya, no? Ito yung mga ginawa natin sa motor na ito. Ginawa namin ay gumawa kami ng bagong frame, of course, kasi like we said, underbone nga ito. So, yung makina nasa ilalim and then yung chassis nasa ibabaw. Ito na yung pinakalabasan ng aming ginawang frame. So, from scratch lahat to basically. Naggawa kami ng U-bend, of course, and then sa frame niya, nandiyan. Yeah, so, hindi namin siya may pakita kasi medyo covered up na siya. Okay, so Honda TMX na tank. Tapos, ang front suspension niya, ginamit din natin ay isang bagong Honda TMX 125 din. Okay, so, yan eh para kompleto na Honda pa rin ang parts na ginagamit natin. So, ito naman, may mga aftermarket tayong parts like the suspension, no? Tapos, yung rim, of course, mas malaki na yung rims na ginamit natin dito. Ang rims na ginamit namin dito ay 160 by 18. Yan. So, tapos, naglagay tayo ng tires, ng knobby tires, which is a 4.10 by 18. Front and back yan. So, parehas ang sukat ng harap at likod. Okay? So, nagawa tayo ng custom fender. Yan, custom fender. Tapos, naglagay tayo ng side plate para sa number, of course, or logo na ilalagay natin dito. So, hindi pa namin alam kung ano yung determine namin na ilalagay dyan. So, gumawa rin tayo ng side cover. Yan yung side cover na yan. Integrated din siya with this perforated steel para butas-butas, para magkaroon naman siya ng body. Basically, lahat yung ginawa namin dito ay all from scratch. So, gumawa rin kami ng swing arm. Yan, custom swing arm tayo. So, medyo meticuloso ang pagkakagawa din namin dito sa motor na ito. Yan, hanggang ilalim. So, yan, marami yung framing sa ilalim para matibay yung mismong chassis. Sa engine naman, sabi ng may-ari, tumatakbo naman daw to before siya mabaha. Ang gagawin natin sa makina, of course, kailangan natin siyang ibaba. So, kailangan namin siyang tanggalin, dilinisin namin ulit siya, tapos i-overhaul na rin siya. So, in-convert sila ng clutch, no? So, ang sabi naman na may-ari, ay ibalik na lang namin siya sa original. Which is, I guess, mas okay para less complication, di ba? So, para maibalik natin siya sa original na yun, kumuha tayo ng bagong clutch cover or itong crankcase na to. Binalta natin siya ng bago. Tapos, yung carburetor, bago na rin tayo. Kumuha na rin tayo ng bagong Keihin na original na carburetor. So, if you notice, hindi pa yun yung nakakabit na bago. Although, papalitan natin siya para wala na tayong problema, hindi na natin siya itutuno. Pag kinasa natin, tatakbo na agad, di ba? Mas madali yung ganong process. Kumuha tayo ng bracket dito, of course. Makikita nyo, meron tayong bracket dito para sa fender natin. May bracket din tayo dito. Yan. Okay, sorry, medyo hindi ko kita sa camera eh. Mapapansin nyo, nakamount na yung mga electrical natin. So, nakaayos na yung mga electrical natin dyan. So, para at least, medyo maganda na yung posisyon once na i-rewire na natin siya. Kasi yung wiring natin dito, basically, magkagawa tayo from scratch. Okay, para syempre, mas ma-monitor natin kung gaano kadaming wire yung papasok. And at the same time, ma-minimize natin yung dami ng wire.
diba? So yung mga essential wires ang ikakabit natin. So ito yung battery box natin, customized din siya, handmade lahat yan. So may latch tayo dito. Buksan natin para mapakita nyo. Ayan, so meron siyang box na yan. So nakalatch din siya. Okay, sarado natin. Yun, nakalock na. Okay, so may mga missing parts din itong motor na to. Katulad nito, itong chain cover na to na nasa engine bay, nawawala na rin to. So dumating siya sa amin, wala nang ganyan. So kapalitan na natin siya. Gumuha na rin tayo sa Honda ng parts na yan. So kagandahan dito sa mga motor na to, especially Honda, marami silang parts available aftermarket, kahit saan, online. So marami silang makukuha ng parts nito. And then yan, you notice wala siyang kadena pa. Kasi wala pang kadena, kasi kakukuha pa lang namin kanina. So hindi pa namin siya na-install. Pero nasinta na namin to. Kumbaga na na-pattern na namin yung mismong chain niya. Kumbaga nasa sentro na siya. Kasi baka kala ng iba hindi namin sinesentro yung chain drive namin. So naka-sentro na yan. Plus nagkaroon kami ng adjustment dito. Yan, nag-adjustment na kami dyan. Yan, kumuha tayo ng bagong hub set. Kompleto na to. Kasi pag binili mo siya aftermarket, isa-isa mo siya binibili, di ba? So ngayon, kompleto na siya. So gumawa na rin kami spacer, tsaka yung mga axle rod niya, yan, nakapag-source na kami yan. Ito pa, yan. So if you notice, meron din kaming ginawa dito na chain adjuster. Kasi nga, ang original na swing arm ng XR125 ay box type. So binalta na naman siya ng tubular. By the way, itong tube na to ay makapal po siya. Ito po yung ginagamit ng tube for the handlebars, no? So makapal po siya, gauge 40 talaga siya. And matibay po talaga siya. Okay, so may tolerance test din po kami ginagawa dyan bago namin siya ikabit. So just to make sure na tamang-tama ang materials na ginagamit natin. Okay, so gumawa din tayo nito, itong chain adjuster na to. It's very sturdy now compared dun sa mga ibang chain adjuster. Mas maganda kasi alam namin kung gano'ng katibay yung ginawa namin. Ayan. Okay, so nagbago na rin tayo nito. Okay, yan. So may mga konting adjustments po tayo kasi of course, galing po tayo sa underbone. So ginawa natin siyang backbone. Ayan. Okay. Naglagay din tayo ng signal light. So very small na signal light, which is full aluminum. Maganda rin po siya. And then the side plate. And then nakalagay tayo dito ng key switch. Ito yung key switch natin. So lalagay natin siya once matapos na yung motor. Okay. So naglagay din tayo ng digital and analog na speedometer. So maganda yan kasi medyo malinis signal, magandang ilaw, all white lang. So very minimalist talaga yung sura niya. Okay, tapos naglagay din tayo ng tracker. So itong tracker bar na to, okay, hindi pa siya tapos. Ito ay mga pang mock-up namin. So meron tayong bago nito dito naka-display. At yun ang gagamitin natin. At sa front fender, yan. So bago rin po yung front fender namin, ginawan din po namin siya na fender bracket. And then yung headlight na 6.5 na LED. So malakas po itong LED na to. This is about 60 watts naman po siya. May high and low. And then meron din po siyang park light. Ang XRM, medyo maliit siya, no? Eh ang gumagamit po nito ay medyo may katangkaran. So binagay na rin po namin yung pinaka-symmetry na mismong design ng motor. So maganda yung pagkakagawa namin sa frame kasi una-una, binago na namin yung length, okay, ng mga parts nitong motor na to. So if you notice, yung distance from the engine to the tire, medyo malaki na siya. And considering na this is an 18-inch rims, no? So malaki siya, malaki yung gulong. So yung clearance namin, this is about 5 to 6 inches, no? So ito po yung overall look niya. Yan. So medyo mahaba na talaga siya as compared dun sa original na look ng XRM. Yan. So medyo mahaba na po siya. So may mga parts na po kaming kinuha para dito sa motor na to para makompleto namin yung buong design ng bike. Okay, so ngayon very raw pa lang ang itsura niya is because yun nga, nasa process pa po kami ng fabrication and kinukompleto pa po namin yung parts na ikakabit namin dito sa motor na ito. Okay guys, so yun, nakita niyo na nga yung kinalabasan ng XRM na ginagawa namin ngayon and malayo na talaga siya sa itsura niya. Abalanan niyo pa po yung mga lalabas namin video. So basically, ginawa namin ito para maging preview at mapakita sa inyo kung ano yung mga nagawa na namin progress. Okay, so maraming po salamat sa papanood po ng aming vlog. Again, this is Paul of Iron Makina Customs.
please subscribe po sa YouTube channel po namin, which is Iron Makina Customs. Like po yung page po namin, which is Iron Makina. And then sa Instagram po, yung @IronMakinaPH. Yan, so please po, do share this video kung gustuhan niyo po siya. And then kung maabangan niyo pa po yung susunod namin video, mas maganda. Kasi makikita niyo yung overall look. Hindi pa po namin sasabihin lahat ang detail na ilalagay natin sa motor na to. Mas maganda may thrill, di ba? Kasi kakaibang build din to. Typical na XRM lang, pero ginawa natin siyang kakaiba. Diba? Ayan, prime naman siya. So anyway, maraming po salamat again sa pagpapanood. Salamat ulit. At kita-kita po tayo sa susunod na video.